Magandang balita naman mga kapuso, magpapatupad ang Meralco ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Bukod dyan, isasauli raw ng kumpanya ang sobra nilang siningil noong Disyembre. Para sa iba pang detalye, may ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? June, ngayong papasok na ang tag-init, siguradong tataas ang demand sa kuryente kaya hindi raw malayong magmahal din ang singil sa mga susunod na buwan. Pero sabi nga ng Meralco, hindi gaya sa Mindanao, wala naman daw pangamba ng power supply disruption dito sa Luzon, basta't masiguro lang na walang plantang papalya. Patuloy raw silang nakikipag-ugnayan sa mga generating company at sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak na hindi magkakaroon ng power outage ngayong tag-init. Nagpaalala rin sila sa publiko na magtipid sa kuryente. Lagi raw tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang mga gamit sa bahay. Pero bago pa bunuin ang epekto ng tag-init, may bawas singil muna sa kuryente ngayong Marso. Hindi pa pinalangkwenta ng Meralco pero sa inisyal na datos, hanggang 30 centavos per kilowatt hour ang posibleng bawas singil sa generation charge ngayong buwan. Kaya sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, maaaring 60 pesos ang power rate reduction. 90 pesos naman ang bawas singil kung umaabot sa 300 kilowatt hour kada buwan ang konsumo sa kuryente. Bukas June, inaasahang i-anunsyo ng Meralco ang eksaktong bawas singil sa generation charge. Kasabay naman ang bawas singil, isasauli na rin ng Meralco sa mga customer ngayong buwan ang sobrang singil kaugnay naman sa December power rate hike na ipinahinto ng Korte Suprema. 37,000 consumers ang nakapagbayad na ng deferred amount sa kanilang electric bill o katumbas ng 58 million pesos na sobrang singil. Nauna nang nagdulot ng kalituhan ng electric bill noong isang buwan kung saan isinama ng Meralco ang deferred payment sa total amount due. Yan muna, June, ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Quezon City. Balik sa'yo. Maraming salamat, Julius Segovia.